Hello guys, magandang araw ulit sa inyo. Yan, meron ulit tayong course, may gagawin tayo. Magpapalit tayo ng brake shoe. Isuzu ito ha, Isuzu sa unahan ng jeep. Tapos babalitan din ng kapyata. Natanggal muna ng mekaniko ko yung cover ng bearing. Tinatanggal na niya yung bearing mismo sa sa hub. Ayan. Nasukat nga pala nung size ng bearing. Yung buong nagtagaling na lang. Tornilyo nun guys sa ehe ng unahan ay 36. Ayan. Dito kasi kung magtanggal kami yung buo na hindi na tinatanggal mismo sa brake drum kasama ng gulong para mas madaling matanggal agad. Ayan. Kasi natanggalin mong gulong tapos saka yung brake drum. Hirap kayo. Yan, ina-adjust niya sa likod para lumuwag. Yan, para lumuwag, para madaling makakuha yung yung kasama yung gulong sa yung brake drum. Yan ang gawa namin dito. Kasama ng brake drum sa gulong. Itatanggal yung gulong para madali. Hindi yung tanggal ka ng gulong, tapos tatanggal ka pa rin ng brake drum. Ngayon, hindi na kasama ng brake drum sa gulong. Para madali yung proseso guys, ayan, ganyan lang guys ha. Ayan, nilulugan lang ng tao ko, ng aking mekaniko. Ayan, maya, na yan. Ayan, tinatanggal na niya. Ayan, nilulugan pa yung maskipe, kaya nilulugan pa rin niya. Ayan nga pala, yung unahan bearing natanggal na. Kaya nakasama niya medyo ayaw pa yata matanggal para mahigpit pa yata dapat kailangan kanyang sabila. Yan nga pala guys yung yan natanggal namin guys yan nga pala yung bago ipapalit namin yung brake lining. Yan brake lining yan guys, brake shoe kung tawagin ito namang brake shoe luma, parang makapal pa pero kasi medyo matigas kasi kaya pinalitan na yan, parang matigas ang kakainin niya. Pag ganyang matigas ang kakainin yung inyong brake drum, kaya pag gano'n papalitan nyo na kung makapal pa eh, pero pinapalitan na nung may-ari kasi nga parang umiirit daw kasi nga masyadong matigas yung guys, gano'n ang dahilan kung isa pag umiirit nasa brake lining. Kaya kinakailang pag ko kayo malambot yung brake lining, yung mismo lining. Yan niya pala yung wheel cylinder guys, yan wheel cylinder Isuzu yan ha. Ang size niyan ay 1.18 guys, yan manahan niyan, dalawa yan. Pero yan swapalitan niya ng wheel cap. Dalawa lang wheel cap niyan guys ha. Pag Isuzu, ang number niya 1.18 yan. Yan yung adjuster, wheel cylinder assembly, yan guys. Yan na, ganyan lang ha. Yan lang. Yan, inuhugasan na ng tao ko yung siyempre, galing sa tagas, medyo madumi, kaya dapat hugasan nyo para medyo gumanda-ganda ang performance ng inyong gulong. Ganyan yan. Ang inyong wheel cylinder. Papaltan na rin namin mamaya ng wheel cap yan para sabihin na kasi tumagas din yung paliwa, yung kanan eh. Yung isa, pagka hindi yung pinaltan, parang baliwala, baka mga isang araw, dalawang araw, tatagas na rin. Kaya yan, papaltan na namin ng wheel cap. Yan yung gagawin nyo guys ha. Papaltan nyo ng wheel cap para pag tumagas yung kabak, automatically, paltan nyo na rin yung kabaak kasi maaabala lang kayo kasi pambiyahero ito, lalo pag nabiyahe kayo dapat pinapaltan nyo na rin yung kabila para hindi na abala sa biyahe nyo guys. Yan, napaltan niya, binalik na uli niya. Ganyan lang guys ang paggagawa ng sa Isuzu ito ha, pagpalit ng brake lining saka ng wheel cap. Ayan o, wheel cap. Pinapaltan niya na wheel cap. Yung isa, napaltan niya na kanina. Yan naman isa, pinapaltan niya. Ayan guys, madali lang yan guys. Kaya niyan. Siyempre, lagi kayo may nakahandang tubig para hindi masyadong madumi yung inyong. Kasi pagka minsan, pagka hindi wala kang nakaparadang tubig, pag lagay mo, bisa may nakakasama mga buwang-buwangin. Yan sa kapila lagay. Yung tatagas yun saka masisira agad ng wheel cap. Saka yan yun, oh, yun may resell ba yung may-ari pala, kaya pala madaling magawa ng bata kung may resell ba yung may-ari yan, oh. Naka-resell ba?
na may reserva, tayong reserva. Yan, yan ang dapat yung magawin, guys, para kayo lagi may reserva. Pako, sa akin masiraan, meron kayong sample, meron kayong magpalit na. Yung ginagawa niya sa ilalim, na ano niya naman yung guys, ina iluluagan niya yung kanyang ano, kanyang blader para pumasok yung piston. Kasi kanina ay pumasok yung piston, kaya iluagan mo yung blader para pumasok yung piston. Para mas maganda. Kasi pag gano'ng ayaw pumasok ang piston, pag ano niya ng wheel cap, ayaw pumasok ang piston, ano ilugan yung blader na sa likod para may pasok yung piston, guys. Ganda. Ayan, guys, okay na. Nalinis na ng tao ko yung mga ano. May kabit na, nasa nalinis na niya. Kami ay kakabit na namin ng brake. Ang brake shoe niya. Nalinis na niya. Ayan, kumuha siya ng basahan. Siyempre, kinakalaman, lagi kayo may basahan para lagi into yung inyong, ano, inyong gagawin. Mahirap kasi pagka madumi, ang basa. Ayan, kinakabit na yung spring sa brake shoe. Ayan, ngayon guys, ganyan lang. Pagkakabit ng brake shoe, ha. Ayan, kinabit muna niya. Sa kailangan, merong ano yan, guys, merong yung pinakang wheel cylinder, yung kanina, yung dalawa. Merong tinatamaan niya na yung pinakang dulo ng dalawang brake shoe dapat tama sa ayon yung ano. Yung meron kasing palalay, merong pababaw doon eh. Dapat tama doon sa ayon ng brake shoe. Kasi pag hindi tama yung pismong may pinakang ano yan, pinakang sinasalpakan ng brake shoe, dapat kinakailang tama doon. Kasi pag kasalay yung kanyang pinakang daan ng kanyang brake shoe doon sa pismong tabihan, dalawang dulo, tatagilid yun, medyo papangit ang ano nyo, papangit ang inyong preno, tatagilid kung pagbisan, baka matanggal pa yung inyong brake lining, kaya titingnan nyo rin magaling kung pantay yung pinus mong tinatamaan ng dalawang dulo ng brake shoe. Yan, ay ganun lang guys ha. Yan, okay na, kabit ang brake shoe, ganun lang kadalis. Kabilis pagpalit ang brake shoe guys, so Isuzu ito ha, Isuzu 4BA1 naman ito. Ang makina ito, 4BA1 yan, kinakabit na namin ng gulong. Okay na. Ganyan lang kabilis pagpalit ang wheel cap, saka ng ano, ng brake lining. Yan o, kinakabit na yun. Yung bearing, saka yung mismong tornillo yan. Kinakabit na niya. Saka nga pala guys, mayroon nga palang ano yan, baka makakalimutan yung ilagay yung ano, yung pinakang lock, may lock kasi yan eh. Yung parang flower, yan. Meron siya dyan, yung flower, yung parang flower na ilalak. Yung isa sa loob, isa sa labas, para mag-lock. Yung flat. Bakit ha? Flower yung parang flower yung guys. Yan, okay na yan, no? Pero tingnan nyo rin kung baka ba sobrang higit, hindi bigot ang gulong, baka isayo ko yun. Baka magkadaon ng damage yung, ano, yung bearing. Ayan guys, ayun yung ano, ayun yung pinupupo ko nyo, ayun yung pinasabi kong lock na parang flower. Kailangan may lagay yun para hindi magtanggal yung mga bearing. Ayan guys, kinabit na namin yung ano, yung kaptong bearing. Taka pala guys, ito mayroong ano ito, mayroong ginawin may-ari, may ginawang tornillo na para hindi matagal yung pinakang takip ng bearing. Kasi kalimitan tumatatsik yung takip ng bearing na yun eh. Kaya ginawa ng paraan nilagyan ng tornillo. Ayan, okay na guys, ayan. Ina-adjustan na ng tao ko. Paalala ko nga pala guys, ang ginagawa palang adjust namin dito ay yung panay paloob yan. Yung kumbaga, higpitan mo muna ng todo. Yan, yan, makakita nyo maya-maya, patapusin, ano yun lang itong video ito para malaman nyo rin, matutunan nyo rin. Yan ay, hinihigpitan muna ng todo lahat para kung may pit na, saka mo luluwagan uli yon. Yung kanyang gagawin niya. Ayan, makikita niya yan guys. Tayo natin guys. Ha? Ayan o. Ni inaano ba niya? Sinasagad niya ng adjust para humigpit ng gusto. Ayan. Ganyan lang guys. Pag-adjust ng wheel cylinder ha. Sa likod. Ayan o. Ayan o. Medyo masikip na ganon. Isikipan niyo guys ng ganon. Ayan. Skip na yan o. Yan, in-adjust pa niya. Kulang pa kasi daw ng higpit. Kaya kinakailangan adjust pa rin. Yan o. Hindi niya na maigit. Ngayon, ang gagawin naman niya, luluwagan naman niya ngayon.
para makuha niyo yung tamang timpla nung gulong na pag-ikot. Mamaya, titignan natin kung anong gagawin ng tao ko, ha. Guys, ganyan lang pag-a-adjust. Kung hindi kayo marunong adjust, ganyan lang, oh. Para matutunan niyo. Yeah, no. Inaano naman niya ngayon. Yan, nilulog. Kumbaga, inaano na niya, guys. Yan, tinitimpla na niya mismo, ano, yung brake niya, yung kanyang adjust. Yan, oh, yan. Kanina, di ba, hindi niya mapigit kasi nga, inigpitan niya ngayon. Luluagan naman niya. Para matimpla niya ng ayos, makuha niya yung tamang adjust. Yung bang pre-wheeling, yung medyo umiikot siya, pero hindi naman todong umiikot yung kung medyo parang may kapit. Yan. Siya pa, kulang pa raw. Ayun ang tao ko, isa pang adjust. Para medyo maluwag. Yan, yan ang tamang adjust. So, parang kulang pa yata eh. Siya pa raw. Yan, kulang pa raw. Isa pa raw. Sabi niya. Ganyan lang guys ha. Pag-adjust. Yan, yun. Okay na yun. Yan, pre. Yan guys. Ayos na yan. Sa kabila, ganun din ang pag-adjust guys. Hindi na namin papakita, pero ganun din ang gagawin sa kabila, guys, ha? Ayan, guys, ayan. Ayos na. Na-adjust na namin ng... yung kabila, in-adjust na rin namin. Tapos saka ito, ibang palit ng brake lining, in-adjust na namin. Pero lahat yan, ganun din naman, pinakita namin parehas ng brake lining. Pero isa lang pinakita namin, kasi ganun din naman ang proseso, kaya isa lang yung pinakita namin. Ganun din ang pag-adjust, guys, ha? Ayan. Yan, binaba na ng bata ko yung ano, yung jack para te-testingin na yata niya. O kaya, ay, Beyblade muna pa namin yan, yung galing jack. Importante yung jack, guys. Kinakta may jack ko. Hindi niya gagawin ko, hindi niya lalagyan ng jack yan. Yan. Yan na namin. I-Beyblade mo namin. Pag-uwi ng tao na para ayan natin para mag-blade yung pwede i-blade pagka hindi nagsundong makina kasi gano'n kailangan masukat ko pa niyang pwede sa clutch pwede hindi nagsundong makina pero sa punta tayo ng nakalang takot talaga ng mga ayan i-blade yun ng tao ko yung magamit ko yung ano kabila. Yan, ulang paraw sa may hangin paraw. Okay guys, pinakalangan biglid nyo talaga kasi pagka may hangin yan, hindi gaganda ang pwede nyo. Yan, tapos na yung kabila, yun naman kabila ang biglid namin. Pinakalangan, pa-press pa biglidin para talagang totally mawala yung kanyang hangin kasi pag may hangin yan, hindi gaganda ang pwede nyo guys. Ayan, okay na. Na-blade na lahat ng gulong ng taunahan, yung aming pinata ng brake lining saka wheel cup. Maya-maya, te-testingin na namin yan kung talagang okay na yan. Pero may a-adjustan lang yung bata ko sa, ano nga, yung mekaniko ko sa pedal. Kasi mukhang parang yung pedal may problema pa rin. Kaya ina-adjustan niya sa pedal. Yan guys, ganyan lang paggawa ng ano ha, ng brake shoot. Kapalit ng brake shoot at kapalit ng wheel cup ng Isuzu 4BA1. Sa unahan niya guys ha, jeep nito, pang jeep. Panjip guys ha. Sana guys subscribe nyo kami sa kanyang YouTube channel PNBTV guys at sana like at share nyo rin guys tapos pindutin nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa ipopost namin video na konting tip alaman para sa mga sakyan guys ha. Ayan eh. Okay na yun eh. May testing ng tao ko guys. Ganyan lang ang pagpalit ng brake shoe saka ng wheel cap guys. Yun. Yan guys, okay na guys. Tapos na. Sana may natutunan kayo sa aming video na i-share guys. Subscribe nyo sana kami sa aming YouTube channel EMBTV. At paki-like, i-share, paki-share na rin guys. At pindutin yung notification bell para lagi yung updated.